Nagsisimula ang pelikula sa kaguluhan sa Tokyo. Nangyari ang kaguluhan matapos makita ng mga tao ang video ng isang hacker na nakasuot ng maskara na nagsasabi na may magaganap na sunog sa isang pabrika sa susunod na araw. Sa simula ay itinuturing na isang posibleng kalokohan lamang ito. Si Erica, na isang pulis sa Cybercrime Division, ay nababahala kapag nagkatotoo ang hula sa susunod na araw. Napag-alaman na dati nang binalaan ng hacker ang mga taong sangkot sa maling gawain, tulad ng isang chef na naglalagay ng mga ipis sa pagkain ng kanyang mga customer. Pagkatapos nito, kinidnap ng hacker ang chef, at pinilit niya ang chef na kainin ang sinangag na may mga ipis. Isang araw, natuklasan ni Erica na madalas mag-upload ng mga video ang hacker sa isang internet cafe na tinatawag na Pitboy. Gayunpaman, nang mag-imbestiga siya, wala siyang nakitang ebidensya ng hacker doon. Sinabi sa kanya ng attendant ng internet cafe na ang pag-hack sa kanilang mga computer ay malamang na hindi iyon mangyayari dahil sa mga hakbang sa seguridad tulad ng one-time password or OTP. Ang boss lang at ilang mga attendant ang nakakaalam ng OTP, na nagpapahintulot sa mga tao na mag-upload ng mga video ng hindi nagpapakilala. Lalong tumaas ang hinala ni Erica pagkatapos ng mga kamakailang pangyayari, pinaghihinalaan niya na mayroong sabuatan sa pagitan ng attendant ng internet cafe at ng hacker na nakamaskara sa pahayagan. Mabilis na kumilos, inaresto ni Erica ang attendant, umaasang mapipigilan ang hacker. Gayunpaman, mali ang kanyang palagay. Noong gabing iyon, naglabas ang hacker ng isa pang video na nagpapahayag ng pagnanais para sa hustisya para sa mga individual na minamaltrato. Pagkatapos ay ipinaalam ng hacker na sa susunod ay tuturuan niya ng leksyon ang isang empleyado na nangahas na pagtawanan ng isang aplikante na naghahanap ng trabaho. Pinagtawanan niya ang aplikante dahil matagal na itong walang trabaho at higit sa 30 taong gulang na. Dahil sa pagmamaliit sa kanya, ang aplikante ay wala pa ring trabaho at sinusubukan pa rin niyang mag-apply para sa libo-libong trabaho. Nang makita ang video, inutusan ni Erica ang kanyang koponan na subaybayan ang lokasyon ng hacker, na humantong sa kanila sa apartment ng empleyado. Sumugod si Erica sa pinangyarihan habang sinusubaybayan ng kanyang mga kasamahan ang live broadcast ng paghaharap ng hacker sa empleyado. Pagdating nila, nakita lang nila ang footage ng empleyado na humihingi ng tulong. Sigurado si Erica na hindi pa rin nakakalayo ang hacker doon, at sa pagkadismaya, hiniling niya sa kanyang mga nasasakupan na magkalat at hanapin ang hacker. Bagamat sa huli ay nahanap na ni Erica ang aktwal na lokasyon, ngunit nakatakas na ang hacker. Kinabukasan, nakita ng pangkat ng mga analyst ang ilang kakaibang bagay tungkol sa tangkad ng hacker at marami itong pinagbago. Nang lumitaw ang hacker sa TV, mukhang mas maliit ito kaysa sa taong umatake sa empleyado noong nakaraang gabi. Mula sa bagong pag-aaral na ito, tila ang hacker ay hindi kumikilos ng mag-isa at mayroon itong mga kasamahan. Samantala, ipinagpatuloy ng nakamaskara na hacker ang paglalabas ng video tungkol sa kanilang mga aksyon. Sa pagkakataong ito, sinabi nila ang dahilan kung bakit nila ginawa ang lahat ng ito. Ginawa nila ito para mapanatiling gumagana ang hustisya sa mga taong inaapi. Alam nila na hindi nila maaayos ang lahat ngunit nais nilang gawing mas mabuti ang mga bagay para sa mga taong madalas na hindi pinapansin at pinakikisamahan ng masama. Hindi talaga nila gusto ang mga bagay na nakakasira sa dignidad ng tao, tulad ng chismis sa opisina, pagmamaliit sa mga walang tirahan, at mga pulis na hindi tumutulong sa mga walang gaanong pera. Kaya, kung ang sino man ay nakakaramdam ng hindi patas na pagtrato, dapat silang magsalita, at ang hacker ay nangangako na tutulungan sila ng mabilis. Nararamdaman nila ang sakit ng ibang tao na parang sa kanila lang. Nang marinig ito ni Erica, mas nagalit siya dahil hindi dapat sisihin ng hacker ang lipunan sa mga problema ng ibang tao. Noong gabing iyon, nanood si Erica at ang kanyang team ng video footage mula sa isang internet cafe. Pagkatapos ay nakita nila ang isang taong napakahinala. Pagkatapos maghukay ng mas malalim, nalaman nila ang taong nag-sign in sa isa sa mga computer sa internet cafe na nagngangalang Nelson Cato Ricarte. Naisip ni Erica na kakaiba ang pangalan ng taong ito, ngunit nang suriin ang kanyang mga kasamahan ang tanggapan ng imigrasyon, wala silang nakitang record ng pangalang iyon. Gayunpaman, naniniwala sila na mahalaga ito para sa pag-unawa kung bakit ginagawa ng hacker ang mga ganoong bagay. Kasabay nito, ang hacker na nakamaskara ng newspaper ay nag-post ng isa pang nakakagulat na video na nagsasabi na sila ay gagawa ng pagpatay sa istasyon sa susunod na gabi. Mabilis na kumilos ang mga awtoridad upang bantayan ang lugar.
Nakalulungkot, ang taong nahuli nila ay kinokopya lamang ang mga aksyon ng hacker. Kaya, pumasok ang isang miyembro ng parliament na nagngangalang Shetorogi. Sinabi niya sa TV na gagawa siya ng batas para kontrolin kung sino ang maaaring gumamit ng internet na pinapayagan lamang ang mga taong may kumpirmadong pagkakakilanlan. Lumalabas na ginamit ni Shetorogi ang ideyang ito para maging mabango ang kanyang sarili sa publiko. Mabilis na nalaman ng hacker kung ano ang nangyayari, at nangako siya na haharapin si Shetorogi sa susunod na araw dahil sa paghahayag nito na limitahan ang kalayaan sa internet na sinang-ayunan ng mga nakararami. Nang marinig ito ng mga matataas na opisyal ng pulisya, sinabihan nila ang kanilang koponan na dagdagan ang seguridad sa paligid ni Shetorogi, dahil maglulunsad na si Shetorogi ng kanyang bagong proyekto tungkol sa inuming pangkalusugan. Sa ilang sandali, ipinahayag ni Shetorogi sa publiko at pinag-usapan kung gaano kasarap ang kanyang inumin para sa mga tao na gustong maging sexy, ngunit naging magulo ang mga pangyayari nang hilingin niya sa lahat na subukan ito. Samantala, nalaman ng isa sa mga miyembro ng team ni Erica kung nasaan ang hacker at naroroon ang hacker sa internet cafe. Sumugod agad si Erica doon nang marinig niya. Kasabay nito, ang hacker ay nag-post ng isa pang video ng hindi inaasahan. Sa video, lihim na kinuna ng video ng isang empleyado ang kanilang boss na nagbabalakmang daya at nagmamanipula ng mga boto para suportahan ang batas ni Shetorogi na kontrolin ang internet. Ang nakakagulat, ang boss pala ay ang kanang kamay ni Shetorogi. Ipinaliwanag ng hacker na gusto niyang ipakita kung gaano kasama si Shetorogi, na ikinukumpara siya sa isang hindi tapat na tao na nakasuot ng magarbong damit. Samantala, mabilis at walang pag-aalinlangan na kumilos si Erica, pinamunuan ang kanyang team na maghanap sa internet cafe kung saan inaasahan nila na maaaring doon nagtatago ang hacker. Sinuri nila ang bawat sulok ng maigi at sa huli ay natagpuan siya. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, ang hacker ay nagawang makatakas at maiwasang mahuli. Habang hinahabol ang hacker, may nadatnan si Erica na kamukhang-kamukha ng nakita niya sa CCTV footage kanina. Kahit na nahuli ng kanyang team ang hacker, nakatuon pa rin si Erica sa paghabol sa taong nakita niya, sa pag-aakalang siya ang tunay na hacker, lalo na nang makita niyang mabilis itong tumakbo. Dahil sa pagkabigo na hindi niya mahuli ang taong hinahanap niya, kaya nagpahayag ng galit si Erica. Sinabi ni Erica sa taong hinahabol niya, na hindi niya dapat sisihin ang lipunan sa kanyang mga problema. Sa halip, pumunta siya sa internet para sa kaginhawaan, sa paniniwalang kahit gaano pa kahirap ang mga bagay, kailangan niyang manatiling mabuting mamamayan. Pagkatapos sa hindi inaasahang pagkakataon, tumugon ang hacker sa nararamdaman ni Erica. Sinabi ng hacker na hindi maintindihan ni Erica ang kanilang ginawa maliban na lang kung siya mismo ay dumaan sa mga katulad na sitwasyon na nakakaramdam ng labis na pagkabigo. Bumalik si Erica sa police station at tinanong ang taong nahuli nilang nagpapanggap na hacker. Inamin ang taong nahuli nila na nagngangalang Aoyama na nagbabantay lang talaga siya sa internet cafe. Inamin niya na pumunta talaga sa internet cafe ang hacker na nakamaskara ng newspaper. Alam na ang hacker ay pinaghahanap ng pulisya, kaya tumulong si Aoyama na protektahan ang hacker, na nagsasabi na suportado niya ang ginagawa ng hacker para sa hustisya at paniniwala sa pagtulong sa isa't isa. Sa kabila ng mga tanong ni Erica, tumanggi si Aoyama na sabihin ang tunay na pangalan ng hacker. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal na laman ng isang pulis mula sa security team kung sino talaga ang hacker. Ang kanyang pangalan ay Okuda, at dati siyang nagtatrabaho bilang isang pansamantalang empleyado sa isang kumpanya. Inaasahan ni Okuda na magiging permanenteng empleyado siya pagkatapos ng 3 taon, ngunit nabigo siya nang hindi ito nangyari. Sa halip na i-promote siya, pinatrabaho siya ng kanyang boss nang hindi patas ng mahabang oras, at pagkatapos ay tinanggal siya sa pwesto nang siya ay nakatulog sa isa sa mga araw ng mahabang oras ng trabaho at ginawa siyang janitor. Sa sandaling iyon, tinanggap ni Okuda ang pagbaba sa kanyang posisyon nang hindi nakipagtalo at ginawa ng maayos ang kanyang bagong trabaho. Ngunit nang mangako ang kanyang mga katrabaho na tutulungan siya, naging hindi tapat din sila gaya ng kanyang boss. Pagkatapos ay nahack ni Okuda ang cellphone ng kanyang boss at nakahanap siya ng video kung saan palagi nila siyang pinagtatawanan. Dahil sa pagtuklas na ito, nahihiya at naduduwal si Okuda hanggang sa siya ay nawala ng malay. Pagkalipas ng ilang araw, si Okuda, na ngayon ay opisyal ng walang trabaho, ay nahirapan sa paghahanap ng trabaho dahil high school lang ang natapos niya.
Sa pagharap sa mga problema sa pera, si Okuda ay nakaramdam ng pagiging desperado sa kanyang buhay. Bigla siyang inalok ng trabaho bilang construction worker sa isang waste disposal site. Kahit na may mga pagdududa siya, tinanggap ni Okuda ang trabaho dahil tumutugma ito sa kanyang mga paniniwala at makakatulong ito sa kanya na makabili ng pang-araw-araw na pagkain, at hindi siya nagdalawang isip bago simulan ang bagong trabahong ito. Pagkatapos ng kanyang trabaho, nakipag-usap si Okuda sa kanyang mga katrabaho, kabilang sina Kansai, Matabo, Nobita, at Hiro. Hindi sila natutuwa sa kanilang boss na pinapagalitan sila sa halip na tumulong kapag sila ay may problema. Pagkatapos nito, nagbahagi sila ng mga kwento tungkol sa kanilang sarili, at nalaman nilang taga-Pilipinas si Hiro. Sa pagnanais na pataasin ang kanilang moral, ipinakita ni Hiro sa kanila ang kanyang OTP, na nagpapakita ng bagong code. Nang makita ito, matalinong pinag-iisa ni Okuda ang code, at pabirong tinawag siyang Bill Gates ng kanyang mga katrabaho. Ito ay talagang nagpasaya kay Okuda dahil ito ang unang pagkakataon na nakita nila siyang matalino sa halip na tanga. Isang gabi, sinimulan ni Okuda ang isang casual na pakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan, tinanong sila tungkol sa kanilang mga pangarap. Sinabi ni Kansai na gusto niyang maging isang musician, gusto ni Matabo na kumain ng maraming sushi, ipinagtapat ni Hiro na gusto niyang makahanap ng pag-ibig, at si Okuda mismo ay nais lamang ng tunay na pagkakaibigan. Sa sandaling iyon, ibinahagi din ni Hiro na hinahanap niya ang kanyang biological father na nasa Japan. Kinabukasan, habang nagtatrabaho sila, biglang bumagsak si Hiro at nawalan ng malay. Matapos tiisin ang kanyang nanganganib na kalusugan, inamin ni Hiro na ibinente niya ang isa niyang kidney para makapunta sa Japan. Pagkatapos nito, nagulat at nalungkot ang grupo nang mamatay si Hiro dahil sa kanyang paghihirap. Ang kanilang boss na walang pakialam ay nag-utos sa kanila na ilibing si Hiro nang walang pagdadalawang isip, at hinagisan ng Paula ang kanyang walang buhay na katawan. Galit sa kalupitan ng kanilang boss, nagpa siya si Matabo na maghihiganti, ngunit mabilis na pumagit na si Okuda, at sinabi niya na siya na ang tatapos sa kanilang boss para sa hustisya sa pagkamatay ng kanilang kaibigan. Bago ilibing si Hiro, ibinigay sa kanya ni Kansai ang kanyang paboritong kwintas. Si Okuda naman ay naawa sa nangyari kay Hiro, na pinagsisihan ang kanyang sakripisyo para sa isang bansang hindi nakikita ang kanyang halaga. Pagkatapos ay hinimok ni Okuda ang kanyang mga kaibigan na labanan ang mga nang-aapi at nang mamaliit ng ibang tao. Sinabi niya na mahalaga na lumaban para sa kung ano ang tama, kahit na nangangahulugan ito ng pagharap sa mga kahihinatnan tulad ng pagkakakulong. Upang suriin kung totoo ang kwento ni Okuda, sinubukan ni Erica na imbestigahan ang kumpanya kung saan nagtatrabaho si Okuda noon, ngunit nagulat siya nang walang sino man sa mga empleyado doon ang nakakaalam ng anumang bagay tungkol kay Okuda. Nagtanong din siya sa mga empleyado tungkol kay Okuda kung saan siya nag-apply ng trabaho, ngunit wala ring nakakakilala sa kanya doon. Nagulat si Erica at hindi alam kung ano ang susunod na gagawin para malaman ang nakaraan ni Okuda. Kahit na mukhang maraming problema ang hinarap ni Okuda, naniwala si Erica na dapat siyang magpatuloy. Bigla niyang naisip na nakita niya ang anino ni Okuda, na parabang tumutugon ito sa kanyang iniisip. Samantala, inihayag ni Okuda sa publiko na madalas siyang nagtatrabaho kasama ang kanyang tatlong kaibigan. Sinabi rin niyang makikilala nila ang anghel ng kamatayan sa isang livestream sa susunod na araw. Sa kabilang banda, nalaman ng security team ng pulisya ang katotohanan tungkol kay Hiro. Ang kanyang tunay na pangalan ay Nelson Cato Ricarte, at ang kanyang ina ay konektado sa isang miyembro ng Japanese Parliament na nagngangalang Cato. Ngunit nawala si Cato nang malaman niyang buntis ang nanay ni Hiro. Nagdulot ito ng pagtataka sa pulisya kung may kinalaman si Cato kay Okuda sa pag-aakalang maaaring suportado niya ang mga aksyon ni Okuda sa pananalapi. Kasabay nito, nakakuha ng impormasyon ng pulisya tungkol sa kung nasaan si Cato, na iniisip nila na baka doon maaaring makikipagkita sina Okuda at ang kanyang mga kaibigan sa misteryosong anghel ng kamatayan. Nang makarating sila sa lugar, mabilis na sinimulan ng mga pulis ang pagmamasid sa lugar. Nakakita sila ng isang kwarto na may ilaw at mabilis na pumunta doon, ngunit nang tingnan nila, nadatnan lang nilang kumakain ng sushi si Cato. Sa pagsisiyasat, nalaman nila na kamakailan lamang ay nawala ang negosyo ng kumpanya ni Cato, kaya't doon siya nagpalipis ng ilang araw bago umalis sa kumpanya. Samantala, nagsimula si Okuda ng livestream kasama sina Kansai, Matabo, at Nobita.
Sa livestream, nagpakita si Okude ng cyanide pill na nagsasabi kung gaano ito napakamapanganib. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na ipakita ang kanilang mga mukha sa camera, at lahat sila ay uminom ng mga cyanide pill nang walang takot. Nakalulungkot, huli na nang dumating si Erica, dahil namatay na si Okuda. Gayunpaman, sa pagsusuri ay nalaman ni Erica na buhay pa sina Kansai, Motabo at Nobita. Kaya mabilis niyang sinabihan ang kanyang team na tumawag ng ambulansya, habang naghahanda siyang ilipat ang katawan ni Okuda, nakakita siya ng isang cellphone na may laman na video para sa kanya mula kay Okuda. Sa video, ipinaliwanag ni Okuda na pinlano niya ang lahat para lang matulungan ang kanyang tunay na kaibigan na si Hyoro. Dahil pumunta si Hyoro sa Japan para hanapin ang kanyang ama, kaya ginawa ni Okuda ang lahat para mahanap ng mga pulis ang ama ni Hyoro at tulungan siya sa kanyang libing. Naawa si Erica sa mga sakripisyo ni Okuda, kaya niyakap niya si Okuda ng mahigpit. Kinabukasan, nagising sina Kansai, Nobita at Motabo, at nagulat na lang sila nang makita ang isang video na tila pinapakita ni Okuda na pinipilit niya silang tatlo na gumawa ng masama. Sa video, sinabi ni Okuda na kung sino man sa kanila ang makakaligtas ay dapat nilang sisihin ang namatay. Kaya naisip nila na si Okuda ang nasa likod ng lahat. Ngunit pagkatapos ay nalaman nila na isa pala talaga itong surprise para sa kaarawan ni Motabo. Sa video, medyo pinagalitan ni Okuda si Motabo bago ibigay sa kanya ang pinakamahal na sushi na gusto niya. Ang bawat kaibigan ni Okuda ay natuwa dahil tinupad niya ang kanilang mga pangarap, kaya pinasalamatan nilang tatlo si Okuda sa pagiging mabuting kaibigan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.